Magandang araw po muli mga bossing at welcome ulit sa ating channel, DIY Room Official. Ang video pala natin ngayon mga bossing, hindi naman tayo magre-repair ng electric fan. Ang ipapakita ko naman sa video natin ngayon, magre-repair tayo ng sapatos. Yung sirihang sapatos, tulad ng mga ganito mga bossing, yung bukana. Tatayin natin siya. Ipapakita ko sa inyo paano ba magtayo ng sapatos. Na hindi nyo na kailangan na pumunta pa sa nagtatahi ng sapatos at bumayad kung magkano man ang bayad sa pagtatahi ng sapatos para magamit nyo yung sapatos na nabuka na. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano ba tinatahi yung sapatos para kahit kayo na lang mga boss, kaya nyo nang tahiin yung sarili nyong sapatos. Ang kailangan lang natin dito mga bossing, kailangan natin ng sinulid yung ganito na. Ito, gagamit tayo ng sinulid. Ang karaniwang ginagamit yung kuralon na pantahi sa sapatos. Pero ang gagamitin natin ngayon yung tansi. Yung tansi yung ginagamit din ito ng mga sa construction. Yung tansi na ano, ganito. Yan, ginagamit. Ito yung ipapantahi natin, mga boss, dito sa ating sapatos. Na bumuka na, tapos hindi na natin nagagamit. Kasi nga, bumuka na siya. Ngayon, tatayin natin para magamit natin. Para magamit ulit natin siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba siya, kung paano ba natin tinatay yung ganitong mga sapatos. Tapos kakailanganan din natin, mga bossing, ng pinakakarayom niya. Ito, DIY lang natin ito mga bossing. Mayroon siyang pinaka-hook. Kung nakikita nyo, mayroon siyang pinaka-hook. Yan. Okay. Ngayon, sisimulan na natin ito mga bossing. Ngayon, tatanggalin muna natin itong kanyang sintas. Papakita ko sa inyo kung paano ba nagtatahi ng sapatos para naman makatipid kayo, lalo na ngayon hindi na kayo bibili ng bagong sapatos, para yung sapatos nyo magagamit nyo pa at kayo na lang tatahi. Panorin nyo lang to sa buong video mga boss, at pagtapos ng video na to marunong na kayo magtahi ng sapatos. Okay, ganun na, natanggal na natin yung kanyang sintas mga boss. Yan. At tatanggalin din natin itong nasa loob niya, yung pinaka tapakan niya. Gas-gas na siya mga bossing. Okay yan mga boss. Ganyan na siya. Ngayon naman, sisimulan na natin siyang tahiin. Nakikita niyo yung loob niya. Ang kailangan lang natin ang haba ng sapatos natin. Susukatin lang natin yung sinulid natin. Kung kuralon man yan o ganitong tansi ang pinagtatahi nyo. Susukatin lang natin yung haba ng sapatos. Kunwari, ganyan ito mga boss. Ganyan. Ganyan mga boss. Susukatin lang natin siya. Yung haba. Ayan. Ganyan. Pag nasukat na natin, ang sukat niya ganyan kahaba. Pero kailangan natin ng magpasubra tayo mga bossing para hindi naman tayo kapusin. Kailangan natin ng pasubrahan ng tansi natin. Na mas mahaba sa ating sapatos para sakaling hindi tayo kapusin. Okay? Yan. Ngayon, ngayon tatahiin na natin siya mga boss. Gamit itong ating DIY na na karayom. Ganito lang yan mga boss. Sundot mo lang dito. Yan. Tusok lang natin. Tapos, yung sinulid natin, igigit na lang natin. Igigit na lang natin. Yan. Tapos, ito namang, itong ano na to, nasa hook na to, mga bossing. Yan yun sa gitna na. Yan yung ipapasok natin dito sa hook. Yan. Papasok natin dun sa hook niya. Tapos, hihilahin lang natin siya. Yan. Para lumabas siya dito sa labas.
Tapos mga boss, hilahin natin yung isa. Yan. Okay, kung mapapansin nyo dito mga bossing, ang isa nating panahe o yung sinulid natin na ginagamit na tansi, ang isa dito nasa loob, yung isa naman nasa labas. Okay, pagtatahi naman mga bossing dito, depende na lang sa inyo kung gaano ka agwat ba o yung gaano ba kalayo yung ano inyo. Depende na lang yan sa inyo mga bossing. Mas maganda yung mas malapit, mas matibay, mas maganda yun kaysa sa malayo. Hindi masyadong matibay yun, kaya mga 2 mili pwede na yun mga bossing. Ang layo niya. Pero nasa sa inyo pa rin yun mga bossing. Kung nasa sa inyo pa rin yun kung gaano ba kalayo yung ano nyo, itatahi nyo. Iaagwat nyo ng tahi. Okay, ngayon naman, tutuloy natin. Papasok ulit natin itong ating pinakakarayom dito sa kanyang, ano. Tutusok lang natin. Yan. Yun lang yan mga bossing. Ano yung karayom natin, nasa loob. Tapos, itong nasa loob na natansi natin, yun ang ipapasok natin sa hook ng ating karayom. Tapos hihilahin natin siya palabas. Yan na siya mga boss. Yung isa nating tansi na nandito sa loob, ito na siya ngayon. Hinok natin siya ng ating karayom. Ngayon naman, ipapasok lang natin tong isa. Yung nasa labas, ipapasok natin siya dito. Yan. Nasusundan niya ba mga bossing? Pinasok na natin siya. Hilahin natin siya, yung tansi natin sa loob, yung ating pinaka sinulid. Hilahin natin siya. Yan. Hilahin nyo lang mga bossing. Okay. Nakikita nyo ba yan mga bossing? Ganun lang. Tapos, yan, ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos natin yung buo nating sapatos. Ganyan lang. Ganyan lang proseso ng pagtatahi ng sapatos, mga boss. Ulitin lang ulit natin, papasok lang ulit natin yung ating karayom. Tapos, i-hook lang natin yung isa ulit, yung isang nasa loob na sinulid natin doon sa ating karayom para lumabas. Ganyan, pag lumabas na siya ulit, ipapasok natin yung isa, yung nasa labas na sinulid natin. Tapos hilahin natin yung nasa loob. Yan yung tahi natin mga bossing. Tapos ulitin lang ulit natin. Same na proseso lang. Napakadali lang nito mga boss. Ano ba yan? Ako nanalo sa karera? Ha? Nasa hook lang natin ulit yung isa. Tapos ipapasok lang natin doon sa ano niya. Tuloy-tuloy lang ito mga bossing. Subukan mo na sa tanang anak ko. Kahit nasa pagpatay kita. Baya ka. Ang kaya mo gawin mo. Prosecute.
Tuloy-tuloy lang natin hanggang matapos natin tong buong sapatos. Yun lang, napakadali lang ng pagtatay ng sapatos natin. Kaya yung kapos kayo sa budget, ito yung pinaka madaling paraan para magagamit pa natin yung sapatos natin. Ngayon, lalo pa ngayon at pandemic ngayon, mga bossing, kailangan talaga nating magtipid. Kunwari, okay pa naman itong sapatos natin, pero ano lang, buka lang. Isa naman gagastos pa tayo pang patay. Tayo na lang yung gagawa na pwede naman natin, kaya naman natin gawin. Ganun lang yung mga bossing yung ating tutorial tungkol sa paano ba magtahi ng sapatos. At maraming salamat sa pagsubaybay sa mga video natin, mga bossing. Sana kung bago ka pa lang, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe and click mo na rin ang notification bell para maging updated ka pa sa bago pa nating i-upload na video. At sana may natutunan kayo dito, mga boss, sa ginawa nating video tutorial tungkol sa pagtatahi ng sapatos. At maraming salamat kung napataan ka pa lang. Tuloy-tuloy lang to, mga bossing, hanggang doon, hanggang sa matapos natin. Maraming salamat ulit sa inyo, mga boss, at mag-iingat kayo palagi.